Isang magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng isang kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 6. Beans managed not to make the car climb another tree on that 1 mile drive until they reached the park. May mga tao roon. Karamihan ay mga yaya at ang kanilang mga alaga. Ang iba ay abala sa paglalaro, samantalang ang iba pa ay kumakain sa ilalim ng mga puno. Nagulat siya nang maglabas si Georgia ng isang picnic basket at blanket na makaibis na sila ng kotse. "Surprise!" nakangiting sabi nito. "Magpipiknik tayo." "Why not?" sabi nito. Iniabot nito sa kanya ang picnic basket. Kapag kakunwan, ay iginiyas niya nito patungo sa ilalim ng isang madadahong puno ng akasya. "Now, you can examine every tree you want. Walang madidisgrasya maliban sa madudumihan ng slack mo." Tudyo nito sa kanya. Bahagya siyang namula sa pagtututsada nito. "Magpipiknik lang tayo," paniniyak niya para iwasan ang nasabing paksa. "Ano ka ba? Parang hindi mo pa nararanasang magpiknik kahit kailan." Napakunot siya at sinabi nito. "Actually, parang tama ka. Hindi ko maalala kung kailan ako huling nagpiknik. Baka naman hindi mo lang maalala. Baka nga ganun lang." Aniya kahit sa tingin niya ay hindi pa talaga niya nararanasang magpiknik. Magkatulong na inilatag nila ang blanket. Pagkatapos ay inihain na nila ang mga pagkaing baon nito. "Mind you, hindi ito gourmet. Native chicken adobo ito na luto ng nanay ko. Chop suey, kanin, gulaman na binili ko lang sa supermarket. At juice. Teka, hindi ka ba mapili sa pagkain?" "I eat anything that food in front of me." "Talaga? Eh ba't ang payat mo?" sabi nito. "Malakas akong kumain. Kaya lang, mabilis ang metabolism ko kaya hindi ako tumataba." "Lucky you." Natawa siya sa nahimigang inggit sa tinig nito. Nagsimula silang kumain. Habang kumakain ay pinag-uusapan nila ang plano nila para sa susunod na 2 linggo. Bago sumapit ang wedding anniversary ng kanyang lolo at lola. Napag-usapan nila ang pagtuturo nito sa kanya na sumayaw. Bagamat duda siya kung matututo nga siya niyon. "Parehong kaliwa ang mga paa ko," reklamo niya. "All you need to do is to relax and you I do fine. Marami akong mga kaibigan na lalaki na matutong mag-relax at natutuhang sumayaw." Umungol siya. "I'm telling you, it will be a disaster when to put me on the dance floor. I know the step but I dance like a rigid fall. I will never be able to relax." "Kaya nga magpa-practice tayo. Malay mo, dahil hindi ka nahihiya sa akin. Madali kang magre-relax kung ako ang partner mo. We will practice every night, starting tonight. Until you leave for Hong Kong. Tapos, magpa-practice uli tayo pagbalik mo. Hanggang sa araw, bago ang party." Sumusukong bumuntong hininga siya. But it was job for a show. Ang totoo, excited na siyang magsimulang mag-aral sumayaw. Isang oportunidad din kasi iyon para magkalapit sila. Hindi niya naiwasang hilingin sana ay gumabi na para masimula na ang dance practice nila. "Like I told you, relax! Alam mo, hindi matigas ang katawan mo. Kaya lang, hindi ka relax. Para kang nakikipagsayaw sa isang lalaki." Napangyui si Beans sa tinurang iyon ni Georgia. "That bad ha?" aniya. "Kung alam lamang nito na ito ang dahilan kung bakit hindi niya magawang mag-relax. Nararamdaman niya kasi ang malambot na katawan nito
at nasasamyo niya ang mabangong buhok nito. Ayaw niyang magsayaw. Gusto lamang niyang ikulong ito sa kanyang mga bisig. Oo, sabi nito. Kumalas ito sa kanilang posisyon at nilapitan ito. Pinahinto nito ang tugtog. Kapag kakunwan, ay nagbalik ito sa harapan niya. Tinititigan siya nito ng tuwid sa mga mata. What could make you relax? Definitely not alcohol, sagot niya. Ayaw niyang mag-amoy alak ang kanyang hininga. Lalo siyang makoconscious kapag ka nagkaganon. Isa pa, nakakahiya rito. Beans were friends, right? Tanong niya. Tumango siya. Kung ganon, dapat maging relax tayo sa presensya ng isa't isa. Napangiwi siya. All the friends evidence with complaint that I'm steep dancer. Kahit si Jamie ay pinagtatawanan ako, para daw akong kawayan kung magsayaw sa dance floor. Ngumiwi siya. This would never do, sabi nito. Nalaglag ang kanyang mga balikat nang maisip niyang sumusuko na ito. There must be some other way. Maya-maya, nasabi nito. She was so close. He could reach out and touch her, fold her in his arm, and do what he was itching to do all day. Nagbago siya ng isip. There was nothing more to lose. He just had to try. Meron pa nga, sabi niya. Tumingin ito sa kanya. Ano? Hinawakan niya ito sa braso at hinila ito palapit sa kanya. Beans, puno ng pagtataka ang anyo nito. We can dance like a friend on that dance floor. Or let not dance at all. We should dance like lover. Yun ang kailangan nating practicein. Hindi ba? Yun ang goal natin. Paano? It was the perfect opportunity. Her lips were there for the taking. Like this, mahinang bulong niya. He lowered his head and claimed her lips. Narinig niya ang gulat na pagsinghap nito nang sandaling naglapat ang kanilang mga labi. Sandali siyang nag-atubili kung tama o hindi ang ginagawa niya. Pero hindi siya itinulak nito. Hindi rin nagalit ito. The kiss started awkward. They were like teenager who had never been kissed. Then something clicked. Hindi lang sa kanya, kundi maging dito. Biglang parang nagtugma ang kanilang mga labi. Nagkasundo at nagkaroon ng silent agreement na tulungan ang isa't isa. Maya-maya ay hindi lamang mga labi nila ang nagkasundo, kundi pati ang kanilang mga katawan. Nabigla man sa simula, madaling nakabawi si Georgia. Niyakap niya si Beans at tinugon ang buong init ang halik nito. A few moments later, a lot of kissing in those few moments, she found herself flustered to him like glue. Nakakulong siya sa mga bisig nito habang hinihimas ng kamay nito ang kanyang likod. Pareho silang humihingal na parang tumatakbo sila ng milya-milya. Nang tumimo sa kanyang isip ang nangyari sa kanila, ay nakaramdam din siya ng hiya. Dagling kumalas siya sa pagkakayakap dito at nag-iwas ng tingin. Pagkatapos ng ilang minutong pagpapakiramdaman, ay sabay silang tumikhim at sabay rin silang nagsalita. Vince? Georgia? Sabay rin silang tumigil. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. I think we should call it a night, sabi niya. She could not dance with him after a kiss like that. It was too dangerous. Okay, maaga kang papasok bukas ha. Oo nga, buti na lang, dala ko ang kotse mo. Madali ako makakapasok bukas kasi hindi na ako magkukommute. She was rumbling like an idiot and she could not stop herself. Ihatid na kita sa baba. Salamat. Sinubukan nilang mag-usap na parang walang nangyari. Habang bumababa sila ng hagdanan at naglalakad patungo sa labas kung saan nakaparada ang kotse sa driveway.
Humabol pa si Manong Cho sa kanya para pabaunan siya ng cake na iniluto nito ng hapong iyon. Hindi niya alam kung psychic talaga ang matanda o malakas lang talaga ang pandama nito. Maaari ding sobrang obvious ni Beans. Sa klase kasi ng ngiting ibinigay nito sa kanya bago ito tumalikod para bumalik sa bahay. May duda siya na alam nito ang nangyayari sa kanila ni Beans sa itaas. Nasa university ako bukas ng umaga. You didn't need to come early, sabi ni Beans nang makarating na sila sa tabi ng kotse nito. Pumihit siya paharap dito. Your classes start at 9. Tiyak na magtatrabaho ka bago kumalis. Tapos, ipagdadrive pa kita papunta sa opisina para hindi mo na kailangan pang kumuha ng taxi. You don't have to do that. Oh, you think you're ready to drive in traffic? Casual na tanong niya. Ngumiwi siya. You're my driving instructor. What do you think? We can start tomorrow. Namilog ang mga mata nito at natawa siya. Tumawa na rin ito. Lumula na siya sa loob ng kotse. Ipinagbukas pa siya nito ng gate para makadaan siya. Ibinaba niya ang bintana at kinawayan ito bilang pamamaalam. Bye. Drive carefully ha. Bye. Sagot niya. Wala na siyang maisip na appropriate na pandagdag. Sleep tight. Be careful yourself. Have a good night. Suddenly, normal evening ang goodbye greeting, like that scene to intimate after the kind of kiss they had shared. Inatake siya ng kakaibang klase ng hiya at hindi niya masabi ang alinman sa mga naisip niya. Nagmamaneho na siya sa kahabaan ng EDSA nang maisip niya na bakit hindi niya sinubukan ang see you tomorrow and why when it was too late and so useless was she even bothering to think about it. Nang tumulak si Beans patungo sa think tank conference sa Hong Kong, ay 3 araw ding nawala ito. Hindi maipaliwanag ni Georgia sa kanyang sarili kung bakit miss na niya ito na mga araw na hindi niya kasama ito sa opisina. Para maiwasang isipin ito, ay ginugol niya ang kanyang panahon sa pagliligpit ng mga kalat nito sa workroom nito. Nang wala na siyang maisip, gawin ay naghanap siya sa music store ng mga CDs na mga kantang pwede nilang pag-aralang sayawin pagbalik nito. May isang buong araw pa sila bago magbiyahe patungo sa bahay ng lolo at lola nito sa Cavite. Plano nilang gugulin ang buong araw na yon sa pagtuturo ditong magsayaw. May naisip siyang idea kung paano gagawin iyon. Biyernes ng gabi ay may pagtitipon sa bahay ng isang kaibigan niya. Plano niyang isama si Beans at subukin ang mga natutunan nito sa pagsasayaw. Magandang paraan iyon para malaman niya kung paano ito magre-react sa harap ng mga tao. Doon nila malalaman kung may natutunan si Beans sa kanya tungkol sa pagre-relax o wala. Pero sa kabila ng pagiging abala niya, hindi pa rin lubos ang nawaglit sa kanyang isip si Beans. Paano mangyayari yon? Gayong lahat ng ginagawa niya ay para dito. Naalala niya ang mga araw na magkasama sila bago ito tumulak patungo sa Hong Kong. Halatang gusto nitong masundan ang halik na pinagsaluhan nila pero umiwas siya tuwing nararamdaman niyang doon patungo ang paglalapit nito sa kanya. Minsan naman, kapag ka nakikita niyang hindi nito maalis ang mga mata sa pagtitig sa kanyang mga labi, nag-iisip siya ng paksang tiyak na makakakuha ng atensyon nito o kaya ay magpapatawa siya. She was afraid that when he kissed her again, she would react exactly the way she had reacted that night. Ayaw na sana niyang maulit iyon. Hindi na nga siya makakapag-isip ng maayos kapag ka naalala niya ang halik na iyon. Pagkatapos ay papayag ba siyang pahalik uli rito? May hinala siya na kapag binigyan niya ito
ng pagkakataon na lalong mapalapit sa kanya. Her age lamang ang kahantungan niya. She was falling for him the way she had not falling for any other man in her life. At natatakot siyang masaktan. Dahil kakaiba ito sa ibang tao, isa itong napakatalinong tao na naghahanap ng bagong matututunan. Natatakot siya na kapag ka natutuhan na nito ang lahat ng maaari nitong matutuhan mula sa bagong karanasan, maaaring maibigay niya rito. Maghanap ito ng bagong tao na magtuturo dito ng iba pang bagay. Maiiwan siyang sugatan ng puso kahit hindi nito sinasadya iyon. He was just the way he was. She will never let herself fall for him purely. Pangako niya yon sa kanyang sarili. Subalit dagling na bali ang pangako ni Georgia sa kanyang sarili nang tumawag si Beans para ipaalam na pasakay na ito sa eroplano at pauwi na ito. Walang pag-aatubiling sinabi niya rito na susunduin niya ito sa airport. Pagkababa niya ng telepono ay dali-dali siyang naligo at nag-ayos ng kanyang sarili. Siniguro niyang maganda siya kapag kahaharap siya rito. Pagdating niya sa airport ay tinawagan niya ito at sinabi niyang hihintayin na lamang niya ito sa kotse. Sinabi niya rito kung saan niya ipinirada ang sasakyan. Nahigit niya ang kanyang hininga nang makita niya itong naglalakad patungo sa kinapaparadahan ng kanyang sasakyan. Huminga siya ng malalim para kalmahin ang kanyang sarili bago siya umibis ng kotse para salubungin ito. Nakangiting kinawayan niya ito kasabay ng pagtawag niya sa pangalan nito. Mabilis na lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit na tila kay tagal nilang hindi nagkita. Plano pa naman sana niyang umaktong kaswal ang pagbati rito. Pero paano niya magagawa iyon when hugging him back felt sweeter than any other greeting? Maya-maya ay pinakawalan siya nito at bahagya siyang inilayo nito sa katawan nito para matitigan siya nito. They're rearranging patent for my anti-pollution device. Think tank is spurring me. Successful ang lakad ko. Talaga? That's great. Yeah. Pagkasabi niyon ay biglang yumuko ito at hinuli ang mga labi nito ang kanyang mga labi. Lalo niyang nakalimutan ang mga resolusyon na nabuo niya noong nasa Hong Kong pa ito. Kung ganun ang ganun ang mangyayari, she'll be in deep trouble. She was on her way there already. Parehong tahimik sina Georgia at Beans habang nagbabiyahe sila pa uwi. After that mind-blowing kiss they had just shared, walang nakapagsalita isa man sa kanila. Pareho sila sa wari ay nawalan ng kakayahang magsalita. Kung may pagdududa pa man na natitira sa isip ni Beans tungkol sa halik na unang pinagsaluhan nila ni Georgia noon sa opisina, nawala iyon sa ikalawang halik. Hindi iyon isang peking damdamin na dinala lamang ng tamang pagkakataon o ng kakaibang excitement. Kung anumang ang epekto sa kanya ni Georgia ng gabing iyon, naroroon pa rin iyon ngayon. Buhay pa rin iyon. Hindi iyon nabubura na mga araw at gabing hindi nila nakita ang isa't isa. Sa tingin nga niya, ay lalong tumitining iyon. The truth was the first kiss made him lose sleep for most night. Now, it was going to make him lose sleep again, but for a different reason this time. Nararamdaman niyang hindi lamang halik ang hinahanap na niya, but it was something he must not ask for her if he wanted to be pure. At dito na po nagtatapos ang ika-anim na bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!